Hello guys, shout out to everybody. So first of all, I would like to introduce my YouTube channel, Dragon Boy Reaction Vlog. You just subscribe my YouTube channel. Thank you so much. So this time we are making sorbet prior to the Duterte's administration and the current administration. Right now, I would like to know kung ano yung mga opinion ninyo prior to the Duterte's administration and the current administration, kung maganda ba yung treatment ng ating mga public servant, ng ating mga government agencies. Halimbawa, yung mga police, they are conducting their job very well. Nagbabantay ba sila ng maayos? Pinoprotektahan ba ng maigi yung ating mga kababayan sa daan? Lumalabas ba sila? Hindi ba sila natutulog? Hindi ba sila naging pulpol ngayon? Or naging lazy? Kasi sa panahon ni Duterte, napaka-active nila at napaka-disiplina. At maganda yung treatment nila sa mga tao. Nagbabantay ng maayos. Talaga nakikita natin na they are serving the people very well. They are protecting the people. They are serving the people and helping the people prior to the Duterte's administration. So maganda yung treatment sa ating mga government agencies like SSS, GSIS, at kung ano-anong government department. Nakikita natin yung treatment nila, napakaganda at napaka-polite, no? At nakikita natin, napaka-disiplina nila at nagsiservisyo sila ng maayos ating mga kababayan. Dahil kailangan po yan na malaman natin ngayon kasi tayo po yung nagsisildo sa kanila. As a democratic country, they are employed by the people and we are the boss sa mga public servant natin. So dapat magsiservisyo sila ng maayos sa ating mga kababayan. Kasi sa panahon ngayon guys, ay napakamahal na mga bilihin. Yung mga Pilipino ay namamatay na sa gutom. At napakaliit ng sweldo natin. Habang si Marcos, they are getting money from time to time, every travel, malaki talagang nakukuha niya sa ibang bansa for investment and donation at wala pang nagki-question sa kahirapan ngayon. Later on, pag napuno na ang mga Pilipino, questionin natin yan kung saan napunta yung mga pera. So, maraming nag-invest na business company or business establishment or ano pa mga negosyo dyan, yan po ay nagbabayad ng malaking taxes. Hindi lang sa ating national, kundi sa local government. Tumatanggap sila ng billion of money sa mga building permit or sa mga taxes. Business permit, government insurance, nagbabayad sila. So, our government is getting more money from the business owner, especially to the foreign businessmen. Mas malaki yung na-receive nila na pera. So, kailangan tanungin natin yun. At kailangan i-examine natin yun ng maigi para hindi naman tayo maloko at maging ignorante forever dito sa government na ito. Kasi, grabe na yung kahirapan ngayon. Wala namang pandemic, wala namang pandemya, wala namang surge, at wala namang crisis ngayon. So, kailangan po natin i-examine ng maigi yung government natin. Kasi pag malaman natin na meron talaga silang ginagawa na corruption, kailangan talaga ma-impeach. Kung ayaw man nilang bumaba, meron na tayong karapatan mag-people's power. Dahil democratic country tayo at meron tayong rights para magreklamo. And this is constitutional. So kailangan tayo magreklamo dahil ito po ang nakasaad sa batas ng democratic form of government.